ng bola mga kabolers. Welcome back again sa aking channel. So, anong balita sa inyo? At anong balita sa akin? Hey, mga kabolers, reminder nga lang pala, no? Dun sa mga gusto pa rin na mag-apply o naghahanap ng trabaho, pumunta lang po kayo dito po sa aming opisina sa Guaranteed Marketing Services. Meron po ako dyan in-upload na video na kung saan, nandyan po yung address namin, yung contact person, yung contact number, at pati mga available work na pwede nyo pong pasukan, nandyan din po sa video ko po. So, panoodin nyo po yung video na yan, baka kasi makatulong at wala kayong trabaho ngayon, daanan nyo na po itong opisina namin at mag-apply na po kayo. At then, meron din ako isa pang video na ginawa doon na kung paano tayo mag-apply. So, panoodin nyo rin po yun para pag nagpunta kayo dito sa opisina namin, ready-ready na kayo. At anytime, tatanggapin na kagad kayo ng aming office. At sa mga kabolers ko dyan, mahilig pa rin na maglaro ng basketball, tuloy-tuloy po rin po yung ating video, yung ating basketball basic training. So, meron na po tayo basketball basic training number 13. So, panoodin nyo po yun, yung mga kabolers ko dyan na napakahiling maglaro ng basketball. Yan po, nandiyan po yung training na ginagawa po natin. Baka pwedeng masilip nyo at baka meron kayong matutunan at pwede nyo pong gawin yan sa inyong estilo ng inyong paglalaro. So, sa mga solid kong kabolers, marami pong salamat sa pagsusubaybay sa aking video. At patuloy po ako mag-upload ng mga videos na pwede nyo pong mapanood at kahit paano magbigay kasiyahan sa inyo. So, sa lahat ng aking kabolers, 1,320 subscriber ko po, salamat po sa inyong solido pagsusubaybay sa aking channel. At sa mga hindi pa po subscriber, mag-subscribe na po kayo. Click nyo lang po yung button na yan at mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Ito po yung aking channel! So ngayon, gagawa tayo ng challenge. So iti-challenge natin yung sarili natin. Ako mismo, iti-challenge ko yung sarili ko. Dahil alam naman natin na malapit na ang Pasko. So every time na dumarating ang Pasko, talagang lagi tayong gumagastos, no? Ang dami nating gustong bilhin, ang dami nating gustong bilhin sa sarili natin, sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa asawa natin, sa magulang natin, at syempre sa mga inaanak natin. So dahil dyan, paparating na ang Pasko at napakaraming gastusin, so i-challenge ko kayo. So magkakaroon tayo ng ipunan challenge. Yan. Ang ganda niyan. Ipunan challenge. Medyo bago to eh, no? Bago nga. Parang tagal na. Anyway, so itong challenge sa to, hindi lang naman dahil katuwaan to, no? Talagang i-challenge sa ating sarili natin kung paano natin didisciplinahin. No? Ididiscipline natin. Mga bobo! Nabuburo lang ako kasi parang hirap gawin dahil ako masyado magastos. Okay, disiplinahin natin yung sarili natin, ano, para makahipon ng pera. Napakahirap nito dahil kung tayo ay naging nasanay na lagi tayong gumagastos, na hindi tayo nagsisave sa mga sahod natin, no? Kumbaga, kung anything goes tayo, pag may mga bibilin, pagkain, damit, anything na magugustuhan natin, binibili kagad natin. So, this time, challenge natin yung sarili natin na wag natin gawin yun. Na every time na meron tayong gustong bilhin, ilalagay natin sa ipunan challenge natin. So actually, meron na akong, nag-start na ako ng ipunan challenge ko, no? Dahil sabi ko sa sarili ko, medyo maganda to. Marami na rin ako nakikita ang gumagawa nito, pero this time, sa sarili ko to gagawin. At gusto ko rin siyempre i-share sa inyo na kayo din sana, gawin nyo rin to para sa sarili natin at para pagdating ng Pasko, meron tayong madudukot, di ba? Meron tayong mabibili o meron tayong mga pangregalo na hindi na tayo mamumblema na saan tayo kukuha ng pera. So, itong challenge na to, susubukan natin. At yun nga, dahil malapit na ang bear month, September, malapit na, ilang days na lang, ilang weeks na lang, September, October, November, December. So, meron tayong 4 na buwan na para i-challenge sa sarili natin na huwag tayong gumastos
sa mga bagay na hindi natin kailangan, ha? Take notes. Sa mga bagay na hindi natin gaanong kailangan. So, yung mga bagay na talagang wala na, natural na sa atin, pambayad sa bahay, kuryente, sa tubig, pagkain, pamasay, baon ni baby, baon ng mga anak natin, so anything, no? At syempre, yung mga sagamot na kailangan din natin. So, yung mga bagay na yun, given na yun. So, ito yung sinasabi ko lang sa inyo, yung mga bagay na pwede natin iwasan, no? So, may mga bagay tayong gustong kainin na napakamahal, na gusto natin kainin. Eh, pwede naman natin iwasan yan. So, every time nakakain tayo, o may mga bagay tayo na mga bibili na gustong-gusto natin bumili ng damit, pantalon, sapatos. So, pag gusto natin bilhin, at syempre, yung mga gadget na lagi naman nandiyan siya. No? Kung mayroon ka naman cellphone na nagagamit na at gusto mo o may balak ka na bumili, eh wag na muna, ipunin natin muna yung pera natin at baka maging mas maganda pa yung cellphone na mabibili mo. So, hulog natin. So guys, ito yung sa akin. Ito yung aking alkansya. Nag-start na ako nitong August na nag-start ako, no? So mga barya lang to na coins na 10 pesos and 5 pesos coins. So dito ko na siya nilalagay. Medyo mabigat na to, no? So nagulog din ako ng mga papel na mga 100 bills, 500 bills, and 1,000 bills. So, naging problema ko, yun nga, chinalis yung sarili ko na huwag gamitin yun. Pero, sa hindi inaasang bagay, na inaasahan, eh, nagalaw ko. Kinuha ko yung mga papel at ginamit ko dahil nga nangailangan ako ng pera at hindi pa pwede na hindi ko gamitin. Dahil yung purpose naman actually ng pag-iipon natin, eh, para doon sa mga emergency na agad-agad na kailangan natin na may mabunot kagad tayo. So, ang challenge ko sa sarili ko, dapat hindi ko gagalawin kung ano man ang ilalagay ko dito. Actually, mga kabolers, napakadali lang kasing buksan na ito, oh. Ang laki, oh. Mga bobo! So, nakaka-time talaga na every time na kailangan ko ng pera, eh, ang dali-dali ko lang dukutin. Pero challenge na rin sa sarili ko to, kung gaano ko kayang kontrolin ang sarili ko na wag galawin yung mga pera na nasa loob. So, challenge yun, no? So, hindi lang basta na nag-iipon ka, no? Personally, na-challenge sa sarili mo na wag mong galawin. Control sa sarili. So, pag nakukontrol mo yung pera mo na hindi galawin dito, meaning, kaya mong kontrolin din yung sarili mo na wag bumili ng mga bagay na hindi mo kailangan. So, ano mangyayari kung lagi mong gagalawin itong pera na inaiipon mo? So, walang mangyayari, guys. Sinasabi ko sa inyo, walang mangyayari. So, magkakaroon lang tayo ng problema na hindi, na every time na mag-iipon tayo, eh, kukunin din natin. So, wala tayong pinagbago sa sarili natin dahil nga gusto nga natin disiplinahin. Yung pag-iipon naman natin, eh, hindi naman to, eh, para sa kung kanino man, kung kanino. Sa atin din naman to. So, mag-iipon tayo, huwag natin hayaan na dumukot ng pera para makapag-ipon tayo. Para by December, eh, maganda-gandang handaan to o mga magagandang bilihin na mabibili mo o mga gadget na gusto mong bilhin, eh, talaga naman makakapag-ipon ka. Ito lang yung sinample ko na alkansya yung ginamit ko na bagay na pwede ako mag-ipon. Pero bukod dyan, pwede naman tayo mag-deposit sa mga banko para meron tayong passbook na talaga ang hirap talagang withdrawin yun. So, never kayo mag-withdraw. Huwag natin gagalawin. And may mga ATM machine naman tayo din na madali lang naman sa mga banko kasi pwede tayo mag-ano lang. No? Misa nga, wala nga deposit eh. Pwede ka magkaroon ng ATM. No? Meron naman, may 1,000, may 500, may 2,000, may 5,000. So, depende kung ano yung kaya nyo na pwede nyo mag-start ng inyong ipunan challenge. So, sa akin, bare-bareha muna dahil medyo marami akong gastusin. Pero kahit paano, itong bare na to, eh, malaking tulong na rin sa akin to. Imagine, pag ito napuno, ang dami na ito. So, magkano rin to? Aabot din na ng 1,000 to. So, hindi biro to, ha? Itong bareha kasi medyo parang andali lang
nating hulugan, pero pag medyo papel-papel, medyo mabigat, diba? Pero kung kaya nyo naman, eh, good. Para sa inyo din naman yan. So, ito yung challenge ko. So, mga ka-ballers, sana masamahan nyo ako sa aking challenge at ganun din sa inyo, no? Kung ano man challenge na ginagawa nyo, eh, subukan nyo. So, isama nyo na rin itong challenge na ipunan dahil ito, eh, napakahalaga sa atin, no? So, pag may pera ka kasi, feeling ko na napaka-importanting tao mo, di ba? Sa totoo lang, pag wala kang pera, eh, sino ka? Who you? Pero kung may pera ka, wow, famous ka. May pera ka, eh. So, ganun lang yun ang labanan sa buhay. So, kailangan lang natin mag-ipon. So, kailangan gamit din tayo ng utak. So, kung may pera tayo, sa ngayon, gastos tayo, then, kinabukasan, wala na naman pera. So, wala din mangyayari. So, ang challenge ko sa inyo, mga ka-ballers, ipunan challenge. So, by, di ko alam kung ilang months ko to na mapupuno. So, pag napuno ko to, ibibideo ulit natin, ibablog natin to, at bibilangin natin kung magkano ang lalamanin o lalaman nitong pera ko. So, mga ka-ballers, hanggang sa susunod, ha, yung challenge, samahan niyo po ako. Hanggang sa muli! Woo!